ating topic for today is about ano ang nararamdaman naming mga kababaihan kapag kayo ay madaling matapos. Kapag kayo ay nandun na agad pero kami ay wala pa sa kalahati man lang ng ating nararamdamang sarap. Yung inaasahan natin na papupuntahan kapag kayo ay nagpapalakpakan. So ano nga ba yung mga nararamdaman ng mga kababaihan? Ginawa ko tong vlog na to para maintindihan ninyo ang nararamdaman ng isang babae kahit pa nga babae ay hindi nagsasabi sa inyo ng nararamdaman. Kahit pa ang tingin ninyo sa inyong mga partner ay okay lang, or hindi talaga nila nararamdaman yung ganong pakaramdam. Kasi guys, kung kayo ay nasasatisfy nyo talaga ang babae, maghahanap yan ng ganong feeling. Yung kung halimbawa napasarap ninyo ng isang beses ang inyong mga partner, hahanapin niya yun. Kahit hindi yan nagsasabi. Yung ganong pakaramdam, yung sarap nararamdaman. Pero kung hindi ninyo nasasatisfied ang isang babae, hindi niya nahahanapin yung ganong pakaramdam. Baliwala lang sa kanya kung makatapos man siya o wala. Pero gaano ba kayo kagaling para hindi maramdaman ng isang babae yung ganong pakaramdam para makatapos siya, para masatisfy siya? So, ginagawa mo ba ang lahat para masatisfied ang iyong partner? Kung halimbawa nga, nasatisfied mo siya ng isang beses sa haba ng inyong pagsasama, hinahanap niya yung ganong pakaramdam kahit hindi niya yan sinasabi sa'yo. Yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, this is Aika. Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please click like, subscribe, and hit notification bell icon sa every time may upload sa ko katulad nito, ino-notify ka ni YouTube. Ayan, happy watching guys. Enjoy watching. Unang-una, disappointed. Ayan, sobrang disappointed ang isang babae kapag ka nabitin. Alam naman natin lahat na masarap talaga makarating doon sa langit na tinatawag kapag ka kayo ay nagpalakpakan. Alam naman natin lahat na kung ano yung nararamdaman ninyo kapag kayo ay nakatapos. Ganun din yung nararamdaman ng isang babae kapag kami ay nakatapos din. Masaya, masarap, buo. Buo ang araw o buo ang gabi. Ayan. Masaya bago matulog. So, ganun ang nararamdaman kapag nakatapos ang isang tao. Babae ka man o lalaki. So, kung kami ay hindi nakatapos, tapos kayo tapos na. And palaging ganun. Palaging ang bilis nyo lang. Lalo na kung wala man lang kayong karamaruman isang ginawa. Yung pasok lang kayo ng pasok. Alam nyo guys, yung pasok lang ng pasok. Yung sarili mo lang yung iniintindi mo para makapasok ka, para makaraos ka. So, mali yun. Hindi maganda sa isang mag-partner, lalo na kung long-time partner na kayo, na ikaw ay pasok lang ng pasok, na wala kang ginagawa. Dapat consistent ka sa iyong ginagawa. Kung halimbawa, nung mga kabataan pa ninyo, nung kayo ay magjowa pa, full yung ginagawa mong pagromansa sa isang babae, dapat ganun din. Habang tumatagal kayo, habang tumatanda kayo, ayan. So, dapat consistent ka, hindi ka nagbabago, hindi ka mapapagod sa ginagawa mong pagromansa sa isang babae. Kasi nga, nandun yung sarap eh. Yung bang pagkatapos ninyo ng isang mahabang araw para sa trabaho, is makakaramdam ka ng sarap na ganon bago kayo matulog. So, kung kayo ay long time partner na, syempre siguro, pa isa-isa na lang yan sa isang araw or twice a week. So, mga ganon ang ginagawa ninyo. Pero dapat, kahit ganon kadalang na, dapat full romance. Dapat nandun pa rin yung sarap, nandun pa rin yung punong-puno ng flavor. Alam mo yung isang luto kapag kulang ang flavor, katulad halimbawa ng kulang walang bawang, walang sibuyas, asin lang, or kaya walang bechin, or walang madik sarap. Hindi masarap ang isang luto, di ba? So, dapat ganun. Kapag halimbawang kayo ay magpapalakpakan ng iyong partner, dapat full, lahat gagawin mo para mapasaya mo ang iyong partner. So, dapat hindi lang pasok ng pasok. So, huwag niyong iisipin yung sarili niyo para makaraos kayo at makatulog na.
dapat lagi iniisip, dapat consistent ka sa pagpapasaya sa iyong partner. Ano nga ba yung mga nakakapagpasaya? Siyempre, romansahin mo siya mula ulo hanggang paa. So, isama mo na rin ang paa kasi nandyan din yung iba't ibang mga kiliti. Iba pa rin yung experience kapag ka mula ulo hanggang paa mo, niroromansa ang iyong partner, hindi lang yung doon sa kanyang bulaklak. Wala ka dapat itulak kabigin, lahat didilaan mo, sisipsipin, roromansahin mo. Next na nararamdaman ng isang babae kapag kayo nakatapos na at siya ay hindi natapos, bad mood yan, ayan. So, hindi niya na nire-release yung mga dapat niyang ilabas sa kanyang katawan para mag-refresh, para alam mo yung na-refresh yung utak mo kapag ka nakatulog ka, yung mga ganong eksena. So, kung halimbawang hindi nakatapos ang isang babae, bad mood yan and mabigat yung katawan. So, kung ikaw ay nakapag-release, di ba kapag ka nakakapag-release, ang isang tao is nagbo-bloom yung kanyang aura, yung glowy. So, kung ikaw ay glowy, siya naman ay haggard. So, hindi mo, hindi kayo magpapantay. Yung maiiwan mo yung aura ng iyong partner, maiiwanan mo siya. Ikaw ay pabata ng pabata, siya ay patanda. So, kung mahal mo ang iyong partner, dapat patas kayo. Kung halimbawang mabilis kang labasan, problema mo talaga yung mabilis kang labasan, intayin mo siya. Gawin mo, gumawa kayo ng inyong rules kapag kayo ay magpapalakpakan na. Dapat kasi meron kayong pag-uusap, hindi lang yung sarili mo lang ang iniisip mo. Dapat meron kayong routine na ginagawa kung kayo ay halimbawang ganito ang problema, mabilis labasan. So, kung mabilis kang labasan, paunahin mo muna ang isang babae sa kasi hindi naman doon lang sa pagpapasok ng pipino sa bulaklak para makatapos ang isang babae. Maraming way, maraming kiliti ang isang babae, hindi lang doon sa mismong kanyang bulaklak. So, mag-explore ka lang sa babae, mag-explore ka sa katawan niya kasi ang isang babaeng nagmamahal ay sobrang nakakaramdam yan ng L sa kanyang katawan kapag niroromansa siya ng kanyang minamahal na lalaki. So, kung mahal ka ng isang babae, makakaramdam niyan ng sobrang ganong taas na level. So, hindi mo na kailangan ng magpasok ang pipino para makatapos siya. So, ganun ang gagawin ninyo kung halimbawa ang problema ninyo is mabilis kang matapos. And then, kapag ka nakatapos siya, masatisfied na yan. So, doon na kayo mag-uumpisa ng laban. Hindi mo na kailangan na mag-isip na mabilis akong matapos. Ayan na, matatapos na ako. Ikaw, nakatapos ka na ba? So, hindi magiging problema na nandyan ka na kasi nga, nauna na siya. Naromansa mo na siya at nakatapos na siya doon. May mga kababaihan na hindi alam kung nilabasan na siya sila o hindi pa. Ibig sabihin, hindi mo nagagawa yung tungkulin mo para mapasarap ang isang babae. Kasi kung alam niya na nilabasan na siya, mararamdaman niya yung ganong pakaramdam na yun yung point na nakatapos na siya. Yun yung point na nilabasan na siya. So, kung halimbawang hindi alam ng babae kung nilabasan na siya o hindi pa, hindi mo nagagawa yung rule mo. Hindi mo napapasaya ang isang babae kapag halimbawang hindi niya alam yung pakaramdam na nilabasan na siya. Totoo yan, guys. Hindi ka magaling. So, kung sinasabi mong magaling ka sa pagbayo-bayo dyan, nagkakamali ka kasi bakit hindi alam ng partner mo yung pakiramdam na nilabasan na siya? So, kung kayo ay sinasabi niyong expert na kayo, so dapat mag-isip-isip kayo kung nasasatisfy niyo ba talaga ang inyong mga partner. At yan lamang po ang aking vlog for today. Sana nagustuhan ninyo. And thank you for watching, guys. Hope you like this video and subscribe my channel. And also, thank you to 63,000 subscribers. Sobrang thankful ako, guys, na 63,000 na tayo.
And looking forward to 100,000 subscribers. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Aika J Vlogs. And mabuhay po ang lahat.